Good day mga ka-fixit! How to shift smoothly in a manual car. Yan ang ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fixit Den. Fixing the way we drive. So sa video na ito, ipapaliwanag ko sa iyo at ibabahagi ko sa iyo paano nga ba tayo makakapag-shift smoothly in a manual car. Madali naman mag-shift sa manual car mga ka-fixit, pero paano nga ba yung smooth operation ng shifting sa manual car? Yan ang babahagi ko sa iyo sa video na ito. So atras lamang ako dito, tayo nakapark dito sa simbahan, katatapos lamang namin magsimba. Happy Sunday nga po pala, blessed Sunday sa inyong lahat. So brake pedal tayo, clutch all the way down, and na-disengage ko na yung ating handbrake. So magre-reverse ako. Lumabas na sa ating reverse camera yung ating rear view, at kita ko wala nang paparating sa ating likuran. So safe na tayo makakapag-proceed sa ating pag-atras. So clutch biting point at konting gas lamang aking ibinibigay para tayo ay ayan, inaalis-alis ko rin siya sa clutch biting point ha, mga ka-fixit. Hindi ko hinahayaan na nakastay tayo sa clutch biting point all the way. So first gear, yan, clutch biting point, about 1000 RPM. Ayan, so clutch biting point, binibigyan ko ng konting gas. Kapag sa mga ganitong pagkakataon mga ka-fixit, dahan-dahan lamang po yung ating pagmamaneho dahil nasa parking tayo. At minsan may biglang lumilitaw sa pagitan ng mga sasakyan yung mga tumatawid papasok ng simbahan. At may umaatras, so into muna tayo. Ayan natin siya mag-proceed. Ayan. Kapag ka may umaatras mga ka-fixit sa parking area, bigyan nyo sila ng space para maka-atras. Mas maganda huminto na kayo, huwag kayo masyadong didikit. Okay? At hinto mo na ako kasi kukuha ako ng barya. Actually, pambayad dun sa parking. Ayan mga ka-fixit, meron na tayong pambayad sa parking. Kapag ka kumukuha kayo ng barya, mas maganda huminto muna kayo. No, huwag kayong kukuha ng barya habang nagmamaneho, kasi pag inalis nyo yung paningin ninyo sa harapan, maaaring may biglang tumawid o may umatras na sasakyan, so madidisgrasya pa kayo. O kaya bago pa kayo umandar, i-prepare nyo na yung pera. Chief, salamat po. Salamat po, kasi daw safety. Pero ayaw mo magbayad. Ako palagi ang ginagawa ko para convenient mga ka-fixit, meron na ako naka-ready na pera dito sa may pocket sa harapan, dito sa may hole, no? Sa may malapit sa may cambio. Para ready na siya. Okay mga ka-fixit, so proceed na tayo sa ating vlog proper. So how to shift smoothly mga ka-fixit? Syempre kapag ka-shifting, kailangan natin mag-clutch all the way down para i-disengage yung ating transmission sa ating wheels mga ka-fixit, sa ating engine, para makapag-shift tayo smoothly. Ayan, nagpalit ako ng cambio to second gear. Ayan. So tataas natin yung ating revs, 2000 RPM, clutch all the way down. Bibitawan ko yung accelerator pedal, ilalagay ko sa third gear, magbibigay na ako ng gas, at ilalagay ko sa clutch biting point yung ating clutch. Ayan, at tayo ay hihinto. Ayan, maganda, nakahinto tayo, no? So mag-i-start tayo sa ating first gear. Lalagay ko sa first gear, 1000 revs, clutch to the biting point, aarangkada tayo, 1 to 2 seconds clutch biting point, papakawalan ko na yan. Clutch all the way down, second gear. Ayan, lalagay ko sa clutch biting point yung ating clutch for about 1 to 2 seconds para smooth yung transition ng power from the engine to the transmission papunta sa ating wheels, no? So mag-right signal lang ako dahil tayo ay kakanan dito. Clutch all the way down, third gear, clutch biting point, 1 to 2 seconds bago ko pakawalan yan. Mag-i-start ulit tayo sa first gear mga ka-fixit. Tayo ay mag-merge sa traffic, so very careful. Tignan natin kung may paparating, at pag wala na, saka tayo mag-merge sa traffic sa outermost lane, sa shoulder lane mga ka-fixit. Clutch all the way down, second gear, bibigyan ko ng gas, 1000 revs, clutch biting point, 1 to 2 seconds bago ko pakawalan yan. Huwag mong papakawalan agad, okay? Huwag mong papakawalan agad yung clutch. Kagaya nito, ang gagawin yung clutch all the way down, third gear, tapos pinakawalan ko agad. So pag pinakawalan mo kasi agad, makakaramdam ka ng clunky feeling or kangaroo effect sa iyong transmission, kasi hindi smooth yung transfer ng power from the engine to the clutch papunta sa ating wheels, no? So hindi smooth yung transition ng power.
Ang nangyayari kasi doon, nabibigla. Nabibigla po yung pasok ng power mula doon sa engine papunta sa ating clutch, papunta sa ating transmission, at papunta sa ating wheels ng ating sasakyan. Kaya po tayo nakakaranas ng uncomfortable feeling. Hindi lamang po sa atin yun as a driver, kundi pati na rin po sa ating mga pasahero. So, merong mga na-re-receive kasi ako mga bad comments sa iba nating vlog. Bakit ka raw hinuhold sa clutch biting point yung ating clutch kapag tayo ay nag-shift? So, clutch driver daw po ang tawag doon. So, ang clutch driver po kasi yung binababad yung paa sa clutch. Pero yung ganung pag-hold sa clutch biting point for about 1 to 2 seconds, hindi po yun masama mga ka-fixed. Dahil binibigyan natin ng panahon yung ating clutch na ma-perform yung kanyang trabaho, no? Which is to rev match the engine speed and the transmission speed para maging maayos yung transition ng power, which results into smooth shifting, no? So how to shift smoothly, yun ay yung sagot doon, no? Okay, so ulitin natin yung clutch all the way down, third gear, bibigyan ko ng gas 1000 rpm, clutch biting point, nakita mo hinold ko sa clutch biting point about 1 to 2 seconds para maging smooth yung transition ng ating power. So ganun lamang yun mga ka-fixit. Whenever you are shifting, upshift man yan or downshift, gagawin mo yan na mag-clutch biting point ka muna. Huwag mong bibiglain na i-release mo biglaan yung iyong clutch. Kasi it only translates, no, kung paano ka mag-drive. So kapag ako nakakasakay ako ng ibang driver, usually inoobserbahan ko yan kung paano siya magmaneho at ano yung feeling na mararamdaman ko habang siya ay nagmamaneho. So minsan binibigyan ko ng payo kung paano yung tamang operation, pero minsan hinahayaan ko na lang din. Depende rin sa driver, kasi merong ibang tao na ayaw tumanggap ng payo ng iba, no? Parang ina-absorb nila yun as a negative criticism, which is hindi natin na mapi-please lahat ng tao, okay? So sa mga ka-fixit natin dyan na gusto ng smooth shifting, so ito na yung sagot doon. Panoorin mo tong video na ito, i-apply mo sa iyong pagmamaneho. At in due time, kapag nakapag-practice ka na enough, no, at palagi mo nang ginagawa, magiging automatic reflex action and muscle memory na yan ang iyong katawan. Magagawa mo na siya palagi, okay? Dahil kagaya nga ng palagi ko sinasabi, palaging tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. So that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung hindi ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. Again, thank you for watching. Manood na rin po kayo ng mga reels na pinoproduce ko sa ating FB page. So please support me on that din mga ka-fixit, no? Thank you again for watching. I'm Dennis of Fixit Dennis.